My hubby trying to harvest a iskus sayuti in Philippines. Ooh, one down. Oh, tanto pon side as. Side as. Oh. Mama, see? He is a boy. You see it or not? Like, are you here? Then, then see. Did you? Did you? Good shot. Go back wide. Ayan guys, mag isang buwan na kami dito sa village ng hubby ko sa Kaski, Nepal, Pokhara. Hindi pa kami nabili ng gulay kasi nagtanim ang father-in-law ko ng sari-saring gulay. Kaya bukod sa fresh talaga, very organic ang gulay na kinakain dito. Save kasi hindi na kami bumibili kagaya dati nung nasa city pa kami. So ayan, maraming sayuti. Ayan, may ano siya, patola, ang lalaki na ng patola ni Baba. And ayan yung na-harvest namin, white na sayuti or pearl squash kung tatawagin sa English. Daming guava. Yung ibang guava binigay ng mga kamag-anak, kapitbahay. Yung iba naman galing dito sa garden namin. Ayan. Yung mga cardamom yan guys. Ayan naman, turmeric yan. Yan yan. Turmeric yan siya. Ito, cardamom. Ayan. Yan, mga cardamom yan. Tinanim ni Baba. Pero may farm talaga siya ng cardamom. Kaya lang, medyo malayo dito yung tinanim niya sa forest kasi may sarili siyang jungle, so doon niya tinanim. Etong cardamom na ito malapit lang sa bahay. So ayan yung string beans, namumunga na siya, namumunga na yung mga long string beans. Meron din maliit, ito maliit na string beans. So ayan yung patola, saan-saan na kumakapit. Ito yung avocado namin. Nung gumawa ng road yung bulldozer na sagi or na bulldozer yung apat na avocado. Tapos na-revive naman ni Baba yung dalawa. Tinanim niya ulit. Ayan yung maliit. Sayang. Pero nabuhay naman. Yung iba namatay. Ito avocado rin ito. So malaki na siya. Ayan, avocado yan. Medyo malaki na siya. Pero, dapat namunga na yan kung hindi lang nagalaw ng bulldozer. Gumawa kasi ng road at doon mismo, natamaan mismo yung aming lupa. Ayan, guava tree. Sa likod nitong guava tree, merong avocado. Ayan, nakita niyo guys yung na tangka doon. Likod ng guava is avocado tree. Tapos ayan yung banana niya, may mga oranges din si Baba o kaya yung malaking lemon. Oh, that is avocado. The next of this guava is avocado. Lots of turmeric also here. Not Atlantic, lots of turmeric.
So this is the second time that you harvest guava from our own farm. Ayan yung harvest namin today sa UT, white siya. And guava. Ayan. Ang dami kong bulaklak dito, guys. Pinanim ko ito. Ilang taon na ba? 2012 ako dumating. So, from 2012 hanggang ngayon, nilalagaan ni Baba. Ayan. Kawayan namin. Kaya yung nung nakaraan nag-birthday yung anak ko, dito lang namin pinutol. Malapit lang sa amin. Saka ang gaganda ng mga rose. We have that tree, so you can eat the fruit. You can eat the fruit. We can eat the fruit which is black and red only, but not the green. If you eat the green, then your teeth will be to count because it's very hard. Super hard than mango. Ayan yung mga rose ko. Red siya at white. At ayan. Nakakatuwa lang tingnan kasi, guys. Ayan yung white rose ko. Hindi siya season ngayon, pero lucky ako na makita ko yung mga bulaklak kasi medyo matagal na rin na hindi kami nakapasyal dito sa village. So, ayan. Gaganda nila. May alugbati rin dito. May lemon. Yung lemon, namunga na siya. Hindi gaano kadami, pero nakapagbigay na ng bunga. Umakyat na siya dun sa taas, guys. Nakapag-harvest na rin din kami ng patula dyan sa taas. Ayan, ito yung bato na ginawan ko ng video, guys. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng bato ito. Hindi namin alam. Nakita lang ito ni Javi. Pasensya na kayo, guys. Maingay yung mga ibon. Tuwing alas 5, nag-iingay sila.